dito ka pa maghahaponan? Bahala na, Yaya. Umaga ko, ma'am. Good morning. Sige, Yaya. Oh, sige. Ingat sa pagdadrive, ha? Opo. Sumuko na lang kaya tayo! Oo nga! Dahil ayoko po mamatay! Mga inudel! Talagang mayayari tayo! Kung lahat kayo nakatapak dito! Pagsingalan kayo! Karap! Ayoko! Ayaw. Saan nyo kami tatalim? Mga kaibigan, hanggang ngayon ay narito ako sa hostage drama na nagaganap dito sa lugar ng kamay nilaan. Subalit hindi pa rin alam kung nilaan ang hostage. Ng National Bureau of Investigation ang dumating na dito upang sumaklolo at tumulong sa mga kagawad ng pulisya. Inspector Cuenco, NBI, sino ang team leader niyo dito? Ako. Anong sitwasyon dito? May mga holdupper sa taas. May mga hostage sila. Bakit hindi niyo papasukin? Sarado yung pintuan sa baba eh. Hindi pwedeng puwersahin. Baka kung mapano mga hostage. Sige, alalayan niyo ako. Titingnan ko kung saan natin sila pwedeng pasukin. Mamang pulis, kailangan ba lumiko pa kami dito? Mapapaliw kami sa pupuntahan namin eh. Eh, hindi ho kayo pwedeng tumuli dyan, ma'am. Dahil may hinahabol ang mga pulis na holdupper. Ha? Baka magkaputukan pa, madadamay lang kayo. Sige na ho, dyan na lang kayo. Oh, sige, salamat. Doon lang tayo. Mga kaibigan, nasa kabilang busasin na si Tinyente Cuenco. At mayroon siyang hinihingi. Lubit! May palagay ako, mga kaibigan, na ilipat sa kabilang busali si Tinyente Cuenco. Iyagi siya ang lubit, mga kaibigan! Cover me! Ay, makapit ko na! May puto ka na, mga kaibigan! Pare! Balik! Good morning, ma'am. Good morning, Carissa. Good morning. How are you today? Ako, very happy. Guess what? Hulaan mo kung sinong kasama ko kagabi. Ay, hindi na yung kano. Split na kami noon. Australiano to die! Ang lakas-lakas ng sex appeal. Naku, pag nakita mo, baka pati ikaw bumigay. Pwede ba, Cathy, mamaya na tayo magkwentuhan pag break time? Ito ba okay. Mga pipirmahan ko? Oo. Si Raymond, pakitawag muna. Oh, yes, ma'am. Come in. Sir, tinatawag kayo ni Ms. Soriano. Thank you. Good morning, Carissa. Raymond, kumusta na yung mga importasyon natin? Dumating na. Ino-process na ang mga papeles. Hindi ba pwedeng mapabilis yung mga yun? Kaya nga gusto ko sanang pag-usapan natin eh.
kailangan magbigay tayo ng konting grease money para mapadali ang paglabas ng ating mga fax machines, computers, printers. Raymond, hindi tayo bago sa negosyong ito, ha? At dati na tayo naglalabas ng gamit na wala namang problemang ganito. Legal naman ang ginagawa natin, ha? Bakit ngayon? Kasi noon, ang mga ini-import natin ay kayang magtagal sa loob ng customs. Ngayon, hindi na. Ang mga buyer natin mismo ang siyang hindi makapag-antay. Carissa, mas malaki ang mawawala sa atin kapag nawala ang mga taong ito kesa sa perang ilalagay natin sa customs. Kapag nagsimula kang maglagay, maglalagay ka habang buhay. Lumalabas yan, kasosyo pa natin sila. I'm sorry, Raymond, pero marami pa tayong mahahanap na ibang buyers. Ayaw ko lang maging palabigasan ng kumpanyang ito. Sige, sir. Oh, sige, pare. Salamat, ha. Ingat. Bukang inumaga ka ngayon, Benji, ha. Maraming trabaho, eh. Oh, baka mo. Oh, mukha inumaga ka na naman, Benji. May finalo up kaming kaso kagamit siyang, eh. Kuya, napili mo ba yung pinabibili ko sa'yo? Ay, nakalimutan ko. Kuya naman, oh. Hindi, makakalimutan ko ba naman yun? Okay. Yan, oh. Ang bait talaga ng kuya ko. Ay, naku, eh, binili ka na nga, binubola mo pa ang kuya. Ingit ka lang, wala ka nito, eh. Tuloy, bukas yan. Ah, magandang umaga ho, Aling Belen, Mang Benji. Ay, magandang umaga naman. Sandali lang, iha. Uy, ikaw ah. Ang bata-bata mo pa. Baka mamaya, mapikot ka niyan. Hindi naman, kuya. Kaibigan lang. Tara. Sige, mag-aaral kayo mabuti ah. Daan-daan lang. Alalayan niyo mabuti yan. Mr. Reyes? Mr. Reyes. Okay. Ikaw munang bahala sa mga crates. Ilagay mo sa ayos. Pero huwag niyo munang bubuksan hanggat hindi ko sinasabi. Total, marami pa tayong stock sa market. Ako, Mr. Fernandez. Okay. Ako. Namumulot lang naman ako ng basura. Anong namumulot ka ng basura? Palagi ka namin nakikita rito paikot-ikot, ah. Sino to? Nahuli namin dun, sir. Para hong nanunubok. Anong ginagawa mo dito? Eh, sir, namumulot lang po ako ng basura. Namumulot? Ganito ang oras ng gabi? Paano ka nakapasok dito? Raymond, makapakawala ng pulisya. Sige. Bumulit na kayo sa pwesto nyo. Kami na bahala sa kanya. Yes, sir. Alam mo, worried ako kay Gomez. Hindi rin masabi ng asawa niya kung bakit ilang araw na siyang hindi umuwi ng bahay. Palagay ko may nangyari sa kanya. Saan ho ba siya nakasign, sir? Taurus Corporation daw. Opo ka. At ayon sa ating mga intelligence report, malaki ang posibilidad na ito ay may kinalaman sa malaki ang pagpasok ng mga illegal drugs dito sa ating bansa. Kaya kita pinatawag para ikaw ang humawak ng operasyon na ito. I want you to dig deeper into this. Anong ibig niyo sabihin, sir? Well, una, gusto kong malaman mo kung anong tunay na nangyari kay Gomez. Pangalawa, kailangan natin ng matibay na ebidensya. That's why I'd like you to establish contact with them. Have close associations with the company. Kailangan nakadikit ka sa kanila. Malaking pagtitiwala ko sa iyo, Teniente. Nasa iyong ikalulutas ng kasong ito. Sino ho bang may-ari ng kumpanya yon? Siya si Carissa Soriano. Presidente ng Taurus Corporation. Import and export. Sa pagkakaalam ko, sir, eh, lalaga pa yan. Malakas ang personalidad niya. Hindi ka panipaniwalang may kinalaman siya sa kasong fin... Pagka minsan, nakakalokong personalidad ng isang tao. Hindi ko tayo, sir, nakakasiguro kung may kinalaman nga siya. Maaring ginagamit na front ang kumpanya niya na kung sino ibang tao. Yung babae niyan, kilala mo? Private secretary niya, sir. Si Cathy. Ang problema natin, kung paano natin sila mapapasok. Eh di paano ho yan, Mang Paking? Talagang hindi na kayo mapipigil.
Pasensya na ho kayo, ma'am. Talaga po hindi ko na ho kaya magmaneho eh. Ang sabi nga po ng doktor, kailangan ko raw ho ng bakasyon. Eh, gano'ng katagal naman ho kayo mawawala? Alam niyo naman ho hindi ako marunong magmaneho at saka kailangan ko ng driver. Kung sa tagal, hindi ko masisiguro. At isa pa ho, dumating ho yung anak kong dalaga galing abroad. At pinagre-retiro na ho ako. Ang sabi niya, magtayo na lang raw ako ng isang maliit na negosyo. Ang swerte naman ninyo, Mang Paking. Mayroon kayong anak nang nag-a-abroad. Saan ho siya galing? Sa Japan. Kung yun ho ang desisyon niyo, Mang Paking, wala ho akong magagawa. Kaya lang ho, sana bago kayo umalis, hintayin niyo makahanap ako ng kapalit niyo. Sigurado ako pakula ng pulis ang nahuli namin noong isang gabi. May palagay ako naghihinala na ang mga otoridad. Nadispatcha mo na, hindi ba? At saka ano ba ang ginagawa ng mga pulis na nasa payroll natin? Sayang lang ang malaking halagang ibinibigay natin sa kanila. Mr. Gabriola, hindi kayo dapat basta magtiwala sa pulis. Dahil ang karamihan sa kanila ay parang mga hunyango na kung saan ang malaking pakinabang nandun sila. Diskarte mo yan, Raymond. Gawin mo ang inaakala mong tama. Ang gusto ko lang malaman ay kung bakit hanggang ngayon hindi pa nailalabas ang mga epektos natin. Natutulog ang puhunan natin. Huwag kayong mag-alala, Mr. Gaviola. Lalabas yun sa makalawa. Pwede nang kontakin yung mga dealers natin. Inumin mo na muna itong juice mo bago ka matulog. Ano ka ba naman, Carissa? Hanggang kailan mo parurusahan ang sarili mo? Patay na yan si AD. Wala na siya. Siguro naman, saan man siya naroroon ngayon, hindi rin niya gugustuhin makita ka nagkakaganyan. Mabuti pa siguro, itago ko muna ito. Wag. Hayaan niyo siya riyan. Pero paano ka makakalimot kung sa lahat ng oras nakikita mo ito? Nahirap piliting limutin ang isang minamahal. Ayokong isipin wala na si Eddie. Wala na siya. Gusto kong manatiling buhay ang kanyang alaala. Magandang umaga ho. Nabasa ko ito sa labas. Mag-a-apply akong driver. Anong pangalan mo? Benji ho. Benjamin Cuenco. Papasok ang driver. Kumpleto ba papeles mo? Kailangan mo ba yun? Police clearance. Importante sa akin yun dahil di kita kilala. Meron mo, ma'am. Mabuti. At saka gusto kong malaman mo mga regulasyon ko dito. Nasabi ko na po sa kanya, ma'am. Alam niyo na po ang obligasyon niya. Kung gano'n nagkakaintindihan na pala tayo. Hindi pa ho. Anong hindi? Gusto ko lang malaman kung tatanggap din ako ng mga benepisyong tinatanggap ng mga ibang empleyado. Tulad halimbawa ng SSS, Medicare, sick leave, at vacation leave. Alam mo ba kung anong trabaho pinapasukan mo? Hindi nga ho ba driver? Family driver, hindi company driver. O no? Pahig ako.
Ma'am Paking, kayo na hong bahala sa kanya. Palinis niyong kotse. Sandali lang ho, ma'am. Baka pwede muna ako magkape. Hindi ako uminom ng kape, kaya wala kaming kape rito. Gatas ho, pwede na rin. Hindi rin ako umiinom ng gatas. Ma'am Paking, paksamahan niyo nga siya sa kusina at mukhang hindi pa kumakain ng almusal. Halika na. Sige ho, ma'am. Yaya. Hmm. Wala ka bang kilalang gusto pumasok ng driver? Wala. Pagtyagaan mo na may tsura eh. Ano? Anong may tsura? Presko, antipatiko, tsaka adelantado. Good morning. Good morning, morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Ikaw, Carissa, ka. Masyado kang malihim. May tinatago ka pala eh. Anong tinatago? Mm-hmm. Ano ang tinatago? E ano, Paddy, ang kasama mo? Ay, naku, Kati. Ang wapo. Bagong driver ko yan. Hindi naman siya mukhang driver. Mukha siyang lover. Pagsawaan mo ng tignan dahil bala ko nang tanggalin sa trabaho yan. Bigay mo nalang sa akin. Oh, ma'am, saan ko ilalagay ito? Baba mo nalang dito. Anong pangalan mo? Benji. May asawa ka na? Binata. Naghahanap pa lang. Ay, ako rin. Single and available. Sige, mauna na ako, ha? Hoy, ikaw. Yung pagmamaneho mo kanina, hindi ko gusto, ha? At huwag kang brusko. Gusto mo bang magtagal sa trabaho? Siyempre, ma'am. Sino ba naman taong pumasok sa trabaho at gusto matanggal agad? Kung ganon, huwag kang piloso po. At bawas-bawasan mo yung pagka-presko mo, ha? Sige na, doon ka na sa labas. May kape pala dito. Ma'am, pwede? Sanay kasi ako magkape sa umaga. Sige, sige na, sige na. Good morning, Car... Ah, good morning, Raymond. May bisita ka pala. Eh, hindi, hindi, come in. Driver kong bago yan. Driver mo? Ibang klase siya manamit, ha? For your review, mm-hmm. And sabi mo sa akin yung mga comments mo. Mm-hmm. Thank you. Masarap ba ang kape? O nga, no? Pagtimpla mo ako, please. So, ito na ang bago nating shipment? Sa makalawa na ang dating. Baka magka-problema na naman tayo sa customs niya, na? Inayos ko na ang lahat ng papeles. Sir, ito na yung kape niyo. Oh! Oh! Ano ba? Sir, sorry. Sorry? Hindi ko sinasadya. Talentado ka! Raymond! Raymond! Ano ba? Stop it! Stop it! Raymond, you get out of my office right now! Get out! Carissa, you watch your mouth. Nakakalimutan mo ata na hindi ako sulduhan dito. May puhunan din ako. Get out. Sorry ho, ma'am. Isa ka pa, get out! Labas! Thank you.
Kumuha ka muna. May pag-uusapan tayo. Sabing baba! Ano? Kala ko ba matapang yan? Bakit parang kumakalog ang baba? Eh, para palang chopping manok to eh. Raymond, urutin mo na para lumaban. Sa susunod, ikilalanin mo ang taong babanggain mo. Bakit? Masama na naman ang tabas ng mukha mo. Ay naku, yaya, buong araw akong kinusumin ang benching yan. Sirang-sira araw ko. Ano bang ginawa niya sa'yo? Ma'am, saan ko ilalagay ito? Pasok mo sa library. Anong nangyari sa mukha noon? Tinamaan daw ng pinto ng kotse. Paano nangyari? Aba, ewan ko dyan. E paano pa? E di siguro sa katangahan niya. Anong ginagawa nun sa loob? Ba't ang tagal nun? Eh, aywan ko. Hindi kita binabayaran para pakialaman mong gamit ko, ha? Sorry, oh, ma'am. Pasok mo ng kotse sa garahe nung makauwi ka na. Hello. Good evening ho, ma'am. Si Benji ho to. O, ba't ka tumawag? Ay, naistorbo ko ba kayo? Pag hindi mo agad sinabi sa akin kung anong itinawag mo dito, talagang makakaistorbo ka na. Naiwan ko ho kasi yung clutch bag ko dyan eh. Oo, nandito nga. Eh, di bukas mo na kunin. Sige na't marami pa akong gagawin. Ma'am, huwag niyo na ako bubuksan ha. Eh, bakit ko naman bubuksan ang bag mo? Anong kala mo sa akin? O si Sarah? Di naman ho. Sinasabi ko lang. Sige ho. Good night. Thank you, ma'am. Pati ko. Condom. Bastos na lang.
lalaki to. Hello? Ma'am, nandito si Mr. Fernandez. Papapasukin ko ba? Sige, papasukin mo. Thank you. Tuloy, Raymond. Salamat. Maupo ka muna dyan. Thank you. Hi. Raymond. For you. Thank you. Have a seat. Sorry sa nangyari sa opisina kanina. Kalimutan mo na yon. Carissa, I guess you know why I'm here. It's been a long time and I think I deserve an answer. Raymond, please. Marami pa akong trabaho dapat sa pwede. Dali lang, Carissa. Matagal lang patay si Eddie. Pwede ba huwag nating isali si Eddie sa usapang ito? Carissa, give yourself a chance. I can help you forget him. The past. People come and go in this world, Raymond. But the memories live on. Carissa, hindi naman masama ang hangarin ko. I mean, we already have the perfect arrangement. Magparto na tayo sa negosyo, but hindi natin ituloy ang partnership natin in real life. No, Raymond. Hanggang negosyo lang ang partnership natin at never na mangyayari ang gusto mo. Pwede ba tigilan mo na ako? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na hindi na ako iibig muli kahit kailan? Pero Carissa... Raymond, good night. Morning, ma'am. Guard, meron ho ba kayong kilalang Benjamin Cuenco? Ayun o. Pwede ho bang pakitawag? Andali lang ako. Benji! Benji! Bakit? May naghahanap sa inyo. Sabi mo wala ako. Eh, nasabi ko nandito kay. Hoy, Benji! Benji! Oh, antagal-tagal mo lang hindi nagpapakita sa akin. Antagal mo na akong di sinisipot, ah. Para mo na naman dito ko. Eh, pumunta nga ako sa bahay niyo, eh. Kaya lang, para kanilang tinatago sa akin. Eh, miss na nga kita, eh. Sige na, punta ka naman sa bahay, oh. Mamaya, na, ah. Alas ka na. Benji! Benji! Oh, sino yung babae na yun? Wala yun. Sige na, umalis ka na. Saka na tayo mag-usap. Hindi, hindi. Hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung sino yung babae yun. Saka ko na sasabihin sa'yo. Trabaho to. Sige na, umalis ka na. Baka mabuko pa ako. Oh, talaga ah. Trabaho lang yan ah. Trabaho lang to. Sige na. Oh, sige. Aalis na ako. Pero pupunta ka mamaya sa bahay ah. Sige na. Hihintayin kita. Kulit mo. Babay lang! Dali! Dali! Alam niyo, ma'am, nagtataka ako sa'yo. Bakit ba ganit-agal kayo sa nakita niyo kanina? Nagsiselos ba kayo? Hoy! Mr. Adelantado! Ang lakas mong magpantasya, no? Sino ka naman para pagsalosan ko? Teka nga muna, ma'am. Bakit ba palagi nalang kayong galit?
Saksakan kayo ng sungit, nagmumukha tuloy yung old maid na inatrasan ng regla. Bastos ka talaga, no? Walang modo! Ang ganda-ganda nyo pa naman. Siguro mas maganda kayo kung nakalugay yung buhok nyo. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, ha? Saka huwag kayo magsusot ng ganyan damit. Mas bagay sa inyo kung medyo nakalabas ang balikat. Exposed ang dibdib. Sinisiguro ko sa inyo mas maraming liligo sa inyo. Hoy! Pagdating sa opisina, ha? Huli mo na ang sweldo mo para sa linggong ito, ha? At maghanap ka na ng ibang trabaho, hindi ko na kailangan ang serbisyo mo! Yung ba gusto nyo? Ah! Walang yan, ha? Saan ka pupunta, ha? Bahala ka na sa buhay mo! Hoy! Ano ba? Nakatoon mo kayo sa dahala! Hoy! Tumirik ba yan? Ito, boss mo! Sino pa nyo? Hoy! Hindi pwede basta mo na lang ako iwanan dito, ha? Saan ka pupunta? Anong hindi? Hindi ba sinisati mo na ako? Yan ang hirap sa'yo eh! Porque ikaw ang amo ko! Pagkala mo sa akin manhit, ang pwede naman sabihin lahat ang gusto mo! Ne! May damdamin din ako! Nasasaktan! Eh, alam mo naman palang ako ang amo mo! Bakit kung makapagsalita ako, wala kang respeto! Kung gusto mo irespeto kita, irespeto mo rin ako! Hindi na lang yung palagi ikaw ang tama! Pati pagmamaneho ko, pinakikailaman mo! Mapatakbo lang ako na mabilis! Sinisigawan mo na ako! Pabigla lang ako ng preno! Umahangil ka na! Sa ugali mo yan, alam mo? Dapat mag-solo ka na sa mundo! At hindi mo rin naisip na iba ka, iba ako! Hindi tayo pareho! Iba ang katayuan ko! Sa akin yung nagtatrabaho at ako nagsisweldo sa'yo, kaya dapat ang lasundin mo lahat ng gusto ko! Lahat ang iniutos ko! Hindi pwedeng sunusunulan lang ako! May prinsipyo din ako! Pwede mo tayo dito magtalo, nakakahiya sa mga tao! Ihatid mo muna ako sa opisina at saka ka magdesisyon kung anong gusto mo! Bakit ka mahiya? Hindi ba di ko nagsabi na iba ka? Ibang klaseng tao ka? Benji! Benji, ano ba yung kotse? Baka makahanap yun doon! Baka mabangga pa yun eh! Please naman! Marunong ka rin pala makiusap eh. Pagbibigyan kita sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Nabaguhin mo ang trato mo sa akin. Oo na, sige na. Galit ka yata eh. Naku, hindi nakangiti nga, oh. May palabra, Dionor, ka ba? Ay, marunong ako tumupad sa usapan, ha? Kung ganyan ba eh. Sa kotse tayo. Oo, sir. Pwedeng makausap si Colonel. Hello? Ah, Cuenco. Sir. Sandali lang. Sir. Mukhang mabagal ang progress ng trabaho mo. Oo nga, sir. Pero huwag kayo mainip. Kumbaga, naka-first base na tayo. At tinitiyak ko sa inyo, hindi magtatagal makukuha natin ang impormasyon na kailangan natin. Huh? Well, take your time, Cuenco. But remember, I want solid evidence and I want result. Yes, sir. Sir, pwede makausap si Robert. Robert, isama mo sila Olan at si Olivar. May importante ako ipagagawa sa inyo. Kotse lang kailangan namin. Sige, baba! Pitiwan mo nga ako! Ano? Pitiwan mo ako! Pare, ang ganda nito. Tama natin. Ano? Sakay mo, tayo na! Sira ang ulo ninyo? Bisa mo! Benji! Benji, tulungan mo ako! Benji!
ma'am. Diyan na muna kayo. Tatawag lang ako ng pulis. Ano? Iwan mo ako dito? Hayaan mo na sila. Halika na, dali! Pero... Sinabi ng halika na. Umalis na tayo dito. Bilis! Parang bago sa pandinig ko sinabi mo, sir, ah. Huwag mo sabihin umihina na ang diskarte mo pagdating sa babae. Diskarte ko yun. Ibang klaseng babae si Carissa. Gusto ko magkaroon siya ng utang na loob sa akin. Nang sa ganun, hindi niya ako sisantihin. May driver na siya, may bodyguard pa. Maniwala naman kaya sa atin yun. Paano namang hindi maniniwala? Eh hanggang ngayon masakit pa yung panga ko. Sa lakas na suntok nito. Pasensya na kayo. Kailangan lumabas na parang totoo eh. Para maniwala siya. Pero sir, maganda. Kaya lang, baka babae makuha mo kaysa impormasyon. Kung sakaling madisgrasya, may masama ba doon? Eh, tutulis, oh. Yun ang ibig sabihin nun. Niloloko mo naman ako eh. Paano mo naman nalaman yun? At itong guhit na ito, hindi ka magkakaproblema. At ito, yung tinutumbok ng hinlalaki mo at hinduturo, sunod-sunod ang magiging anak mo. Ay, naku, ayoko ng ganun. Masisira figure ko. Teka muna. Yan, oh. Oh, yan, oh. Alis na ba tayo, ma'am? Hindi. Bumaba ka na sa kantina at doon ka na kumain. Sige pa. Benji, mamaya uli, ha? Ready na ba yung lunch natin? Oo, ikaw lang hinihintay ko, eh. Mukhang Pinoy naman yata ang pinagtripan mo ngayon. For a change. Alakas kasi na pinang driver mo. Lalo na kung makatingin sa mata. Wow, cute. At saka kung makangiti, nakakawala ng problema. Kaya lang, hindi naman niya ako type. May girlfriend na yon, nakita ko. Nasabi na nga niya sa akin yon. Ang sabi nga niya, parehong-pareho nga daw kami kung magkikilos, kung magdamit, sa ugali. Eh naman pala eh. Eh di malaki pang tsansa mo. Wala na yun. Ang sabi niya, gusto na niyang makapag-break doon. Siguro, nahulaan rin niya yun. Anong nahulaan? Hindi mo ba alam na marunong siya manghula? Alam niya na marami ako naging boyfriend na imported. Tsaka sa tingin lang, nababasa niya sa guhit ng palad ko kung virgin pa isang babae o hindi na. Naniwala ka naman. Eh tama huli niya sa akin eh. Ang sabi niya, in love daw siya ngayon. At hindi lang basta love. Talagang true love. Tanggalin ko salamin mo sandali. Oh. Ibaba mo nga buhok mo, Carissa. Kathy, ano ba? Bakit pa? Para kasing ikaw yung sinasabing babaeng gustong-gusto niya eh. Akin na nga yan. Tinitingnan mo sa kamay mo. Yaya, patingin nga ng kamay mo. Ah. Bakit? Hindi tayo pareho. Hindi ka na virgin.
Risa, paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Anong sinisilip-silip mo dyan? Pupunta lang ako sa kusina. Magkakape ka na naman. Magchochokolate ho. Alam ko namang wala kayong kape dito eh. Meron na, bumili na si Yaya o Ring. Ono, magkape ka na. Salamat ho. Munti ko na kayo hindi makilala. Huwag mo akong pagtatawa nang sasampaling kita. Ah, ano? Gusto mo? Ayaw, ayaw. Excellent. You always deliver exactly what you promise, Raymond. I like that. Well, I'm a businessman. I do my best to keep my customers happy. They keep coming back for more. You can provide more, I'm interested. I need pure cocaine. Same quality as this, but more. A lot more. We have a shipment coming in. When you have the funds ready, let me know. I'm sure we can strike a deal. Funds are not a problem. Then it's a deal. Oh, mga polis! What? Kanya-kanya na tayo. What do you say? My friend. Come on. Kiss your ass goodbye. This way, Captain. Go. Magsipo muna kayo at iayos namin sa pagkain, ha? Aling bilay, tutulong na inyo ako sa inyo. Ako na rin, Nay. Ah, sige. Aling pasin, tulungan niyo ako at madali tayo. Albert, kuya mo! Halika yun, salubungin natin. Ma'am,
Baba muna kayo nang mapakilala ko yung sa mga kamag-anak ko. Oh, happy birthday! Kuya! Magandang hapon po. Regalo ko siya. Pasok muna kayo at makapag-merienda. Salamat tama, po. Siya nga pala, ma'am. Chabiling ko. Kapatid ko si Albert. Siya may birthday ngayon. Happy birthday. Pisan ko si Rudel. Hello. Kapitbahay namin. Si Maya. Ah, Chang. Si Ma'am Carissa. Halina kayo sa loob. Kuya, siya ba yung madalas na kinukwento mo sa akin? Anong sinasabi ng kuya mo? Sabi niya... Wala. Ah, nagbibiro lang to, batang isip eh. Hindi niya alam sinasabi niya. Binibenta mo pala ako dito, hindi ko alam. Anong kinikwento ng kuya mo sa inyo tungkol sa akin? Alam mo, Ate Carissa, patay na patay sa iyo, Kuya Benji ko. At saka alam mo? Ay, wag na lang, baka magalit sa akin, Kuya Benji ko. Hindi, akong bahala sa kuya mo. Ano-ano sabihin mo sa akin? Ano? Ate, alam mo, nagigising ako paggabi. Nakita ko nananaginip. Hawak-hawak yung unan. Sabi, oh, Carissa. Ikaw talaga, puro kabiro eh. Totoo ba yan? Oo, totoo. Huwag na lang, tawa ka ng tawi. O hindi, halika, kwento ka na ako. Sali ko! Yun na nga yun eh. College students kami ni Carissa na magkakilala sila ni Eddie. Nagkagustuhan sila, at nung graduate kami, nagplano sila magpakasal. Hanggang sa maaksidente si Eddie. Dinamdam ni Carissa yun ang katakot-takot. Akala ko nga, hindi na siya magbabago eh. Sa totoo lang, alam mo, ngayon ko lang siya nakitang umiti ulit. Ako, dami ko na sinabi. Tina, init-init, balik tayo sa tubig. Mauna ka na. Halika na. Mamaya na lang. Sobrang pala akong magmahal. Isasakripisyo mo ang lahat, pati pagkatao mo kapag umibig ka. At hindi ka madaling makalimot. Bakit? May nasabi ba ako masama? Wala. May naalala lang ako na gusto ko nang alisin sa isipan ko. Sorry. Di ko sinasadya. Sasabihin ko sa iyong nakaraan ko, Benji. Noon, si Eddie, para sa akin, siya lang ang iisang lalaki sa mundo, sa buhay ko. Palagi kaming masaya. Pagkasabay kaming bumubuo ng isang pangarap. Malayo ang araw na yun. Pakiramdam ko, parang tumatagal ang aking paghihintay. Come on, sweetheart. It's just a few more days. Maiinit ka pa. Baka mamaya pagkasal na tayo, magbago ka na, ha? Hindi mangyayari yun. I love you, Carissa. And I will continue loving you. No, I'm just kidding. Ganun din ako, Eddie. Alam mo, without you, my life would be totally meaningless. I'm so happy to have you as my girl.
Abby? Terry, I love you. Eddie! Pare! Arbor muna na ito kasama mo. Total kanina pa naman kayo eh. Sira ba ang ulo mo? Sira ulo? Sira ang ulo pala! Sige, lawas! Teresa! Eddie! Eddie! Hoy! Eddie! Bitiwan mo sa kayop ka! Eddie! Hoy! Bitiwan mo ako! Bitawan siya! Bitiwan mo ako ng bago! Bitiwan mo ako! Eddie! Bitiwan mo ako! Walang niyak ka! Dali mo na yung turko! Kami ang bahala rito! Sige na! Marisa! Time lang! Turko! Sabag lang! Eddie! Naging bahagi si Eddie ng buhay ko noon. At hanggang ngayon, pilitin ko manglimutin siya. Isa siyang alaalang paulit-ulit na bumabalik sa akin. Kahit na anong gawin ko, hindi ko siya maalis sa isip ko. Magagawa mo yan. Mas makapangyarihan ang puso kaysa sa isip. Carissa. Matagal ko lang gusto sabihin sa ito eh. Kaya lang, baka magalit ka. Dahil ganito lang ako. Isang hamak na driver. Carissa. Mahal kita. Benji, natatakot ako. Natatakot ako umibig muli. Dahil ayaw ko nang mabigo. Ayaw ko nang masaktan. Baka hindi ko na makayang isang minsan pa. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, tutulungan kitang limutin mo siya. Kung kinakailangang ipaglaban ko ang aking pag-ibig sa nakaraan mong pag-ibig, gagawin ko. Pangako sa'yo. Hindi ka nanuluang muli. Ako sa'yo ipaglalaban ko sa hirap at kinhawa ang ating pag-ibig upang di magkalayo kailanman pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Thank you.
pagkatulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Hindi ka ba nainip? Di naman. Ang dami ko kasing trabaho kanina eh. Tinapos ko muna. Oh. Benji! Sinasabi ko na nga ba eh! Kaya alam mo pala hindi mo lang ako sinisipot sa bahay. Eh may kinakalantari ka ng iba. Akala ko ba sabi mo ng trabaho lang? Eh ibang klase naman palang trabaho to eh. Alin? Siya bang pinagmamalaki mo sa akin? Bakit? Anong meron siya na wala ako? Pera? Meron din naman ako nun ah. Baka hindi niya magawa ang mga ginagawa ko sa'yo, Benji. Virgie, pwede ba sa ka na tayo mag-usap? Palika na! Hindi pwede! Kailangan na matapos to eh! Ikaw, alam ba kung anong tuloy na dahilan kung bakit siya nag-apply sa'yo? Kilala mo ba to? Pulis ito! At pinaghihinala ang kanyang leader ng isang sindikato na nagpupusulit ang drugs dito na ginagamit mo pa ang kumpanya! Virgie, pwede ba? Tumigil ka na! Bakit? Totoo naman ah! Akala mo siguro mahal ka niya, no? Pwes, hindi! Humahanap na siya ng ebidensya laban sa'yo. Ikukulong ka niya! Kaya ikaw, hindi kanya mahal, hoy! Tanga! Ang tanga-tanga mo! Magpapaliwanag lang ako. Carissa! Carissa! Papayaan mo naman ako magpaliwanag, oh! Carissa! Carissa! Iniwanan ka, no? Buti nga sa'yo, two tayo magkakasin animal ka eh. Tarantado ka pala, akala mo hindi ko malalaman. Sige! Dali mo! Dali mo! Tarantado na to! Siya na nga nangaliwa din, manluloko! Hayop na lumayas na layas! Guard! Nandiyan ba si Carissa? Oo! Oh. Carissa? 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 Aling Aurin, pakibukas lang ho, pinto. Gusto ko lang humakausap si Carissa. Yaya! Huwag mo bubuksan ang pinto, hayaan mo siya! Nakakaawa eh. Kausapin mo na kaya. Yaya, ako sundin mo. Patay mo na lang ng ilaw at matulog ka na! Carissa, nakikiusap ako sa'yo! Carissa! Aling Orin! Aling Orin, pakipakos ang pinto! Carissa! Alam ko, naririnig mo ako! Bigyan mo naman ako ng pagkakataong magpaliwanag! Hindi na kailangan! Niloko mo na ako! Hindi kita dapat maniwalaan! Maaring hindi ka maniwala sa sinasabi ko! Dahil hindi naging maganda simula ng pagkikilala natin! Yun lang ang mali, Carissa! Yun lang! Noong ko pa dapat sinabi sa'yo yung totoo! Kaya lang naisip ko, baka hindi mo ako maintindihan! Ayoko mawala ka sa buhay ko, Carissa! Sinaktan mo na ako! Paano kita maintindihan? Umalis ka na! Umalis ka na! Benji, tama na yan. May istorbo mga kapitbahay dito. Kung ayaw mo akong usapin, kung ayaw mo na ako makita, ulitin ko sa'yo. Mahal kita. Mahal kita, Carissa! Benji, tara na. Ah, the record. Ah,
Hoy, ano ba? Ang tagal naman yan! Mag-ubad na kayo! Ubad na! Sige na! Hoy! Nakakasawa na yan eh! Ayaw ba magsiubad dito? Ubad rin ang lahat yan! Get the temple. Ikaw! O, isa ba mo tumingin? Galit ka ba sa akin? Ano? Kakasa ka? Ha? Ha? Ano? Hello? Hello, Yaya Oring? Si Carissa ho, ba't hanggang ngayon wala pa? Ay nako, masakit daw ang ulo niya, kaya hindi raw siya papasok. Ah, ganun ho ba? Ako, dami pa naman papeles sa pipirmahan. O sige, di bali na lang. Thank you. Tumawag si Kathy at tinatanong ka. Sinabi kong bilin mo na hindi ka papasok. Narinig kong lahat na sinabi ni Benji kagabi. Awang-awa ako sa kanya. Yaya, naguguluhan ako. Hindi ko alam kung papaniwalaan ko pa siya. Hindi normal yung nagawa ni Benji kagabi. Yung nagsisigaw na parang nasisiraan ng bait. Nakakahiya sa nakakita at nakarinig sa kanya. Pero nagawa niya yun para patunayan sa iyo na talagang mahal ka niya. Carissa, matagal mo nang iniiyak na isang pag-ibig. Ngayon dumating sa buhay mo ang isang lalaking alam kong nagmamahal sa iyo. Kaya mo ba kung mawala siya muli? Kaya mo ba? Ha? Yaya, nung umalis siya, alam ko hindi na siya papalik. Hindi na siya papalik. Pantayan mo ang ginawa niya. Maraming paraan kung talagang mahal mo siya. It looks like you've lost your touch, Rema. Dahil sa kapabayaan mo, milyon ang nawala sa atin dun sa operasyong nasabat ng mga otoridad. Mr. Gaviola, sino naman ang makakaala ng Benjing yun ay sapalang pulis? Sa iyo ko'y pinagkatiwala ang lahat, Raymond. Because I had such a high regard for your abilities and you never let me down in the past. Hindi ko sukat akalain na humina na pala pang amoy mo. Hindi ako aso, Mr. Gaviola. Don't ever treat me like one. Alam mo, Raymond, hindi lamang aso ang tingin ko sa iyo ngayon. Masahol pa ron. Para kang isang kalbong unggoy na walang utak. Walang nagsasalita sa akin ng ganyan. Nobody! Not even you! Raymond! You're losing your cool. Relax. Nakalimutan mo na yatang nasa lugar kita. Alam mo na ang dapat mong gawin. Ibuhos mo ang galit mo dyan sa Benjing yan. Kailangan mawala siya. Chang,
Nagsikain na ba ang mga bata? Oo, kanina pa. Bago ka dumating. Ako na. Oh, eto na pala sila eh. Kuya! Uy. Tara. Oh, kuya! Nandito ka na pala. Magandang gabi o, Mang Benji. Mag-computer lang kami, kuya. Ay, okay. Magugulat. Pagod ang kuya niyo, ha? Kuya! Kuya! Narito ko yata. Pwede pa tayong mag-usap? Ay! Albert! Ang Ate Carissa mo pala eh! Halika, salubungin natin! Ate Carissa! Magandang gabi po. Kumusta na? Mga bata, ano ba kayo? Huwag yung hipuin niyang kotse at baka magasga. Huwag siya uwi na kayo. Ay, Carissa, halika sa loob. Chang, bumili na muna kayo ng Mami merienda. Isama na tuloy mga bata. Ay, mga bata, siya nga pala, bumili tayo na makakain. Lola, dito na lang po kami at magkukomputer na lang po kami. Gusto ko na may kasama, baka mawala ako sa daan. Halina kayo. Doon tayo sa loob. Inaamin ko, totoong lahat ng sinabi ni Virgie. Nung una, yun talaga yung intensyon ko sa'yo. Pero lahat nagbabago. Nag-iiba. Bakit kailangan magsinungaling ka pa sa akin? Pulis ako, Carissa. Sa trabaho namin, may oras na kailangan namin magsinungaling at itago ang aming pagkatao. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Matagal nang under surveillance ang kumpanya niyo na may kinalaman sa illegal drug trafficking. Ano? Wala akong kinalaman doon. Alam ko, Carissa. Naniniwala ako sa'yo. Kailangan ko tulong mo para malinis kong yung pangalan. Anong tulong? Tiniente, kung ano man ho may tutulong ko, sabihin niyo lang. Mr. Reyes, alin ba sa mga crates na to ang kalalabas lang mula sa customs? Yan ho, yung mga yan. Meron pa udo sa dulo, hindi pa na ililipat dito. Hindi pa nga ho namin binubuksan dahil hinihintay namin ang utos ni Mr. Fernandez. Teka, di ba ikaw ang overall in charge dito? Bakit kailangan hintay mo pa order niya? Wala ho akong magagawa, ma'am eh. Sumusunod lang ho ako sa utos niya. Carissa, baka pwede natin pabuksan itong mga to. Baka dito tayo makakuha ng lead. Matutulungan tayo ni Mr. Reyes dyan, hindi ho ba? Sandali lang ho at kukunin ko mga gamit. Salamat ho. Mr. Reyes, may ibang tao ba rito? Wala na ho, tiniente. Tayo lang ang tao rito. Tiniente, pusa lang pala eh, nakahuli ng daga. Carissa, sandali lang. Benji, ano yan? Ito na nga yung Carissa. Cocaine. Kailan binababa yung mga kargamento? Eh, paggabi ho nila dinadala dito yan eh. Yung iba ho dyan. You did it again, Cuenco. You deserve another commendation for a job well done. Thank you, sir. Pero malaki din ho na itulong ni Carissa. Colonel, kung pwede sana maaresto agad si Raymond.
para managot sila sa ginawa nilang ito. Huwag kang mag-alala, Mr. Riano. We'll take care of everything. Gagawin namin kagad yun. Salamat ho. Doon sa bata! Bakit? Ano nangyari? Benji! May Benji! Kanina ho yung bahay niya pinagbabaril. Ha? Ano? Albert! Chang! Albert! Albert! Benji! Benji! Albert! Benji! Benji! Dali natin sila sa ospital! Hindi ko na pwedeng palampasin ang nangyari dahil sa kapabayaan mo, Raymond. Kung naging mabilis lang ang kilos mo nang iniutos ko sa'yo na iligpit mo ang Benji yun, hindi na sana tayo umabot sa ganito! Mr. Gabiola, hindi to ang oras para magsisihan tayo. Dapat pag-isipan natin kung paano mababawi ang mga epektos. What a bullshit of an idea from a bullshit of a man! Hawak na ng mga pulis ang mga epektos, ano pa magagawa mo? How stupid can you get? You're nothing but shit, Raymond! Shit! Shit ka rin. Kayo, ano gusto nyo? Ang malibing? O makipaglibing? Dahil sa akin, nadamay ang walang kasalanan. Saka gusto ko nilang mapatay ako. Wala silang pakialam kung sino man ang tamaan ng mga balang para sa akin. Sa palagay mo ba, may kinalaman sa mga nangyari ang pagkakatuklas natin sa mga kontrabando? Wala akong makitang ibang dahilan. Kahit na marami akong kalaban bilang pulis. Bakit? Malakas ang kutob ko. Sila Raymond na may kagagawa nito. Benji. Benji, natatakot ako. Kung sila nga may kagagawa ng lahat ng ito, hindi sila titigil hanggat hindi kanila napapatay. Diyan sila nagkamali. Sa ginawa nila kay Albert, parang ako na rin ang pinatay nila. Patay na uusig sa kanila. Oh!
sumawa kayo sa kanya, tama na. Huwag ako ang pakiusapan mo, kundi ang hinulutot na ito. Tama na. Kulang-kulang 50 milyones ang halaga ng epekto sa nakuha mo sa akin. Balik mo lang yon, tabla na tayo. Kakalimutan ko ang iba mong atraso sa akin. Mabuti pa patayin mo na ako. Dahil hindi ko pwedeng tablahin ang ginawa mo sa kapatid ko! Benji! Wow! Dito! Ako ang masusunod! Hindi ikaw! Kung papatayin mo siya, patayin mo na rin ako!
Pangako mo, Benji. Sabi mo, hindi mo ako luluwang muli. Sabi mo, hindi mo ako iiwan. Benji, pilitin mo mabuhay para sa akin. Benji, pag wala ka, ayoko na rin mabuhay. Benji! Benji! Grisha! Ano ko iiwan, ha? Hindi. Hindi kita iiwan. Pangako yan. Nako sa'yo, ipaglalaban ko. Sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig upang di mag-
tulad mo ay minsan lang sa buhay ko.